Magandang Gabi, Pilipinas! Iba't ibang istorya na rin ang iniugnay na pinaniniwalaang may intervensyon ni Father Palliola. Marami tayong na-document na mga stories ng mga interventions ni Father Palliola. Isa doon, may isang bata na palaging dinadala ng magulang dito, Jason Luwage. Ano siya? Kumbaga inborn na hindi siya makalakad, talagang walang gamit yung paa at saka mga kamay niya. Yung family nila is from Liloy, but nung malaman nila itong mga milagro na ginagawa ni Father Palliola, lumipat sila dito. Adlaw-adlaw yun, di rin ako gidala siya. Kay maghimlo ko ani ang lubong, gisaad na ako siya nga. Hantod-hantod, basta kay makalakaw si Jason, ako'y magkuan diri himlo sa iyang lubong. Padir, sa masay, masaya akong buwan ng padir, pabangis ko. Muna akong ipangayon. Makalipas ang 5 taon, bigla na lamang umanong nakapaglakad ang nooy 10 taong kulang na si Jason. Paniwala ng pamilyang Luwage, ang kanilang araw-araw na pananalangin kay Padre Palliola ang naging susi upang misteryosong makapaglakad si Jason. Isa rin sa mga tumayong saksi sa pagiging milagroso ni Father Palliola ay si Janine na na-diagnose ng lupus noong taong 2012. Ayon sa kanya, kinumbinsi siya ng kanyang mga magulang na manalangin para sa kanyang sakit sa martyrdom site ni Father Palliola noong 2014. Sa kanyang pagbisita, nangako itong babalik siya kasama ang kanyang pamilya. Ngunit dala ng pagiging abala sa trabaho, nalimutan na nitong makabalik. After mga 6 months na naginip ako na sa lugar ng tito ko, meron daw mga maraming namatay. Nung dumaan ako, tinawag ako ng quack doctor. Sabi niya, halika, gagamutin kita. Di ba may sakit ka? Tapos sabi ko, huwag na po. Tapos sabi niya, hindi, madali lang to. Tapos pagagalingin niya ako. Tapos ayun, nag-pray na lang ako nga, Lord, pag siya yung pinadala niyo, baka siya yung instrumentin niyo para gumaling ako. Meron akong kaibigan na magaling mag-interpret ng dreams. Kaya ayun, chinat ko siya. Sabi ko, na naginip ako ng ganito, ganyan. Tapos sabi niya, baka may nag-promise ka na babalikan mo yung gumamot sa'yo. Tapos naalala ko si Father. Kasama ang kanyang pamilya, bumalik ito sa martyrdom site ni Father Palliola. Mula noon, napansin niya ang unti-unting pagbuti ng kanyang lagay. At paniniwala niya, isa si Father Palliola sa dahilan ng kanyang pagaling. Hanggang ngayon, mga 3 years na akong hindi umiinom ng maintenance ko. Hindi nagpa-laboratory pa rin ako. Pine-check yung CBC, normal naman lahat. When we speak of his intercession for healing, no? Because this is what this man in perceived for him. He's a doctor, no? He's a healer. So that is the reason why, no, during those times, no, doctors are not available, no? They resort, they come to what they believe his gravesite, no? For prayer, for his intercession. Magandang Gabi, Pilipinas!